Simula taong 1934 hanggang sa kasalukuyan, nakasama ng sambayan ng Pilipino ang Philippine Charity Sweepstakes Office. Naging karamay ang PCSO sa mga kapighati ang pinagdaanan ng bayan na sama-sama nating nalampasan. Mula noon, ngayon, sa hinaharap at magpakailanman, asahan ninyo ang PCSO sa pagtataguyod ng isang matatag, maginhawa at panatag na buhay sa bawat Pilipino. Sa maliit na halaga, hatid ay pag-asa. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magdakda ng oras at limitahan ang gasto sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline numbers 623-1869 at 0917-592-6618 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Keep it fun. Game responsibly. Sa pamamagitan ng state-of-the-art 25,000 watts fully digital AM power stereo transmitter, ito ang DZME 1530, numero uno sa paghahatid ng mga sariwang balita, impormasyon, komentaryo, alik, musika at public service. DZME 1530, una sa kanan ang himpilang may paninindigan. Rex Cayanong sa Target on Air. Pero bago natin kausapin ang Bataan Province, dumako muna tayo sa Isabela Province. Ito, suki natin si Governor Rodito Albano. Gob, magandang hapon. Si Rex Cayanong sa DZME. Rex, magandang hapon naman sa iyo. Magandang hapon sa lahat na kapakinig ko ngayong araw na ito. Apa, at... Maganda naman kami dito sa Isabela. Bakulingin lang, pero wala naman. Wala naman masyadong ulan. Apa? Hindi naman masyadong, Apa, kumbaga, nakahanda na rin po, nakaprepare na rin po tayo sa parating humbag yung Sioni, Governor? Sioni, doon sa taas yun eh. Mm-hmm. Sa katangaling bumaba. Pero preparado na kami, kasi nagprepare na rin kami kay Rodi. So, alinado lang namin yung tubig dito naman sa Lord and sa Belo. Apa, at, Apa, Governor, maraming baka nagtatanong. Nung araw ang Isabela, kumbaga, di nakakaranas sa mga landslide pagbaha, para bang ngayon, napapasama na ho, Governor? Ano yung nakikita niyong problema? Hindi. Madalas kami malandslide, madalas kami maano, tamaan ng bagyo dito. Sabi nga siya, sa 10 bagyong tatama sa Pilipinas, naging isa sa amin tatama. Kumbaga, Gov, nag-aabono pa. Oo, nag-aabono pa. Pero sarili na yung mga tao dito. Apa? Hindi na ano sa kanila. Hindi na foreign sa kanila. Apa, Gov, ano ho yung ano, napagkasundan ho ng pamalang panlalawigan ng Isabela sa Department of Agriculture kung paano matutulungan yung mga magsasaka na naapektuhan o magkasunod ho ng bagyong Quinta at Rolly? Ano naman, yung mga dumapang palay lang at ngayon nag-umpisa na yung MFA bumili ng mataas na presyo ng palay. At titingnan natin kung ano yung ano. Titingnan natin kung ano yung ano nila. Gagawin ng DA, ayoko naman paunahan ano, kasi dami ng ayuda binibigay ng ano, ng DA sa atin. At mag-aayuda rin yung DOLE at mag-aayuda rin yung mga iba-ibang ahensya ng pamahalaan natin. Actually nga, si Senator Bongo nagpa-dala na ng 10 bilyon para sa lalawigan sa Isabela. Apa. Regarding ho dun sa LSI, kamusta ang kaso ng COVID-19 sa Isabela? Umaat niya, pero tandaan mo ano, sa trend, yung kanilang dito sa Isabela sa buong Luzon na tanggap ng LSI na pa-positive o negative. Kasi dito namin ay naarugaan sila lahat. Apo, so, okay naman sa amin, tumaas man, hindi, gumagaling naman. Yung death toll namin, mababa naman, pero tingnan naman. Apo, at anong mga lugar yung nagkaroon ng landslide dulot ng bagyong Rolly? Kung baga, ano yun, naiayos daw? Walang landslide dito, walang landslide na nangyari. Ang tanong, apo, Governor, ang tanong nila ay sapat pa ho ba ang pondo ng Isabela dahil sinunod-sunod ang kalamidad, COVID-19? Oo naman, okay naman. Maganda naman ang ayuda ng ating pangulo sa atin. Hindi naman tayo pinabayaan dito sa lalawigan ng Isabela. Tuloy-tuloy naman yung ayuda ng mga national government agencies. Apa. At tuloy-tuloy naman. Kasi food back to people. Dito ay pinabayaan sa Isabela kasi wala ka kayo ng kapatrapanila. Apa. Okay, Governor, mensahe po sa publiko. Ay, yun lang. Ano,
kami nagpapasalamat sa dasal-dasal lang ng korte na sana ito pagkiyo ay umakyat ng umakyat pagkita doon sa ano na lang bahagi doon sa norte-norte ibig sabihin norte-norte sa dagat na, na sana mas clear natin yung Batanes din pati yung Batanes sanay na sanay din sa bagayan kaya lang sana tumaas pa ng tumaas doon sa bagay pagkita natin na humina lang yung pagkiyo yun lang ang problem. Apa, salamat po, Governor Albano ng Isabela Province. Yan ang tinig mga kaibigan ni Isabela Governor Rodito Albano. Alam niyo ito kasi nga Isabela talagang halos lahat eh, puro farming, kumbaga source of income ho nila, yung pagsasaka. Simula taong 1934 hanggang sa kasalukuyan, nakasama ng sambayan ng Pilipino ang Philippine Charity Sweepstakes Office. Naging karamay ang PCSO sa mga kapighati ang pinagdaanan ng bayan na sama-sama nating nalampasan. Mula noon, ngayon, sa hinaharap at magpakailanman, asahan ninyo ang PCSO sa pagtataguyod ng isang matatag, maginhawa at panatag na buhay sa bawat Pilipino. Sa maliit na halaga, hatid ay pag-asa. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline numbers 623-1869 at 0917-592-6618 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Keep it fun. Game responsibly.